Hello, hello mga ate at kuya. Narito si Mommy Grace. Narito si Daddy Albert. Ayan, mga ate at kuya. Eto na. Kailangan ko maging kampante sa camera, di ba? Yeah, oo. So, relax lang. Oo. Sabi ni Dad. Marami akong gustong sabihin na hindi ko nasasabi. Uh-oh. Kasi camera shy ako eh. Oo. Sige, ikwento muna natin bakit tayo nandito. Kasi sabi ni Daddy, buhayin daw namin ang YouTube namin. So, naisip namin, maggagawa kami ng podcast. Ala, podcast ba? Kwentuhan lang sa buhay-buhay, buhay mag-asawa, buhay mag-pamilya. Tsaka para may ma-share kami sa inyo. Mm-mm. Pero more on podcast style ang gagawin namin. Like, anong pag-uusapan namin? Kanina na pag-usapan namin, why not pag-usapan natin yung struggles or yung pag-start natin dito sa Canada. Naikwento natin yun sa mga ilang mga ano natin, vlog natin, pero hindi ganun ka-details, no? Oo. So, ikwento mo, Daddy, kung magkwento, yung pinaka-start, paano tayo nakarating dito sa Canada? Ako ang nauna eh. Mm-hmm. Kinawa ako ng kamag-anak ko. Tapos, yung dumating na ako dito, naganap na ako ng trabaho. Mm-hmm. Para makaipon. Ganoon naman talagang ginagawa ng mga OFW. Talagang tatrabaho sila ng husto para makaipon at makuha yung pamilya nila. So, ano naging entry mo dito? Paano ka nakapasok dito sa Canada? VIP. Siyempre, VIP tayo. Kaya, yun ang entry natin dito. Ano ang entry na mo? Caregiver entry lang ako. Anong year yun? 2007. So, 2007, kinuha ka as caregiver ng relative mo. Mm-hmm. And then, I don't know kung napatandaan ng mga viewers natin kung bakit 2007 ka dumating dito, tapos 2014 na kami nakasunod na ni Adam. Eh kasi yung papeles ko noon, during the process, single ako noon, di ba? Mm-hmm. Tapos during the process pala, nag-asawa ako. Mm-hmm. Hindi ko na pinabago. Tapos pagdating ko dito sa Canada, tsaka ako pinabago. Mm-hmm. Kasi kung doon ko ipapabago sa Pilipinas, matagal. Medyo magulo yung story mo. Sige. Nung pinaprocess niya yung papeles niya para makapunta dito, hindi pa siya kasal at wala siyang anak. Tapos, nung na-approve yung visa niya, saka naman ako nabuntis at nag-decide kaming magpakasal. So, nung na-approve na siya, paalis na siya, hindi na namin ginawa, parang hindi na pinabago ni Daddy kasi ang iniisip namin, baka maapektuhan yung application niya, baka biglang bawiin or ma-process naman ng matagal, kaya hinayaan na lang namin, di ba? So, hanggang sa nakaalis na siya, hindi na declare na may asawa at anak na siya. Pero may asawa at anak na si Daddy nung umalis siya ng ano. Kaya pagdating niya rito sa Canada, yun agad ang inasikaso niya. Nagpa-change status siya. At yun ang dahilan. Iniwanan ko na yung unang asawa ko. Tapos yun ang dahilan kung bakit napatagal yung ano, yung process. Yung process nung pagpunta namin dito. Mm-hmm. Marami silang hiningi. Yung time na yun, sinabit pa namin yung mga phone card, mm-hmm, tapos yung mga history ng pagpapadala ko ng pera sa Pilipinas. Mm-hmm. Mm-hmm. Nung nag-a-apply ka na ng ano noon, nag-a-apply na siya ng permanent residency. Kasi pag nag-apply ka mga ate at kuya ng permanent residency dito, kunyari si Daddy ang principal principal applicant, automatic dapat i-apply mo rin ang iyong immediate family, like yung asawa mo at saka mga anak mo. So automatic yan, kapag nag-apply siya ng permanent residency, kami din dapat mag-a-apply din. Now, nakita nung ano na mayroong problema na yung timeline, na single siya dumating dito, and then biglang nagbago, so hiningan tayo ng proof, no? Hiningan kami ng sulat ng immigration, bakit single siya dumating dito, ano yung nangyari. So, nag-provide kami ng mga... Nagsisiguro lang sila na hindi ako... Walang falsification. Falsification of documents. Mm-hmm. Mm-hmm. So, ang ano doon, hiningan... Lahat naman totoo. Basta sasabihin nyo lang yung totoo. Huwag ka magsisinungaling. Talaga sabihin mo yung totoo, anong dahilan. Nung pinaprocess na namin yung papers namin, hiningan kami ng mga documents, nakatunayan talagang totoo mag-asawa kami before pa umalis si Daddy. So, hiningi yung mga phone card,
yung mga remittance, tapos yung mga pictures namin, pakailan kami nag-start naging mag-boyfriend, para lang mapatunayan mo talaga na totoo may relasyon kayo at hindi kayo nagpakasal lang kung kailan na nandun na sa Canada, right? Tsaka yun, dumating ako 2007, natapos naayos ko yung, kasi nagpa-release ako sa unang kumuha sa akin. Kasi ganun yung time na yun, kailangan i-release ka muna bago ka makakuha ng ibang trabaho. Pa-release ako sa ibang, yun sa una kong employer, tapos yung pangalawang employer ko. From 2009, sa kanya ako nagtrabaho. Hindi, share mo rin daddy na kapag na meron kang work permit kasi nandito siya, meron siyang work permit or work visa. Pero dun lang sa certain na tao. Yung na-employer, doon ka lang pwede magtrabaho. Hindi ka pwede magtrabaho sa iba. Oh yeah. Hindi ka pwede magtrabaho sa iba, pero kung halimbawang nagkaroon kayo ng misunderstanding ng employer mo na kumuha sa'yo at nagbigay ng nagbigay ng work permit, no? Hindi, walang karapatan, walang power yung employer mo na pauwiin ka at sasabihin na ipapa-deport ka. Wala silang power. Kasi, ang power lang para magpauwi sa inyo ay ang immigration. So, may visa si daddy, may work permit si daddy to stay here. So, yun nga lang, wala siyang freedom na mag-work sa iba. Kasi nga, yung work permit niya, para lang dun sa taong yun. Pero, okay siya mag-stay dun. So, ang gagawin mo, daddy, para makapagtrabaho ka, anong gagawin mo? Hanap ka ng ibang employer na pipirma sa'yo. Kasi yung time na yun, ano ba ngayon? Lamia? Oh, Lamia ang tawag. Dati yung LMAO. LMAO ang tawag. Ano yun? Dati. Yun yung parang permit. Okay. Yung time na yon yung so may nakausap na ako na pipirma sa akin bagong employer. So kailangan mong i-process yung papeles mo, bagong process yon. Mm-hmm. So ang hindi mo pwede i-process dito yon sa Canada. Mm-hmm. Hindi mo pwede yon. Ang kailangan sa ibang bansa ka o sa labas ng Canada, doon ka mag-a-apply. So ang ginawa namin ng boss ko, yung ginawa namin ng boss ko sa Seattle. From dito, from North Vancouver, pinasa ko yung papeles ko sa Seattle. Sa Canadian Embassy. Tapos doon, yung Seattle ang Canadian Embassy, yun yung nagbigay sa akin ng LMO. Hindi ko yun alam, daddy. Hindi ka pwede kumuha dito sa Canada. Yung time na yun, ha? Oh, hindi ko yun alam. Hindi ko maintindihan. Kailangan mo lumabas ng Canada para makakuha ng bagong employer. Mm-hmm. Hindi ko naman lumabas ng Canada. Kaya nga, ang ginawa lang namin, doon ako nag-submit sa Seattle. Pero from North Vancouver. Present, pero ang physical nasa Canada ka. Oo. So pero ang application, ang ibig mo sabihin, application kailangan may job order. Yung boss ko may job order na kailangan niya ng ganitong tauhan. Oh, meron siya, nag-advertise na siya. Mm-hmm. Tapos yun yung mag-apply, nakuha niya ako, in-hire niya ako. Kailangan na namin ng work permit. Yung work permit, doon kami nag-apply. Oh, hindi ko alam. Kasi ang pagkakatanda ko, dapat ang mga resident ng Canada, kung gusto nilang kumuha ng foreign worker, dapat ang first step parang mag-advertise ka na kailangan mo ng tao. Na wala kang makuha rito sa Canada. So kailangan mo kumuha ng foreign worker. Tama ba, daddy? Iba na kasi ngayon eh. Oh, dati. Hindi, dati. Yes. Nag-advertise pa sila, di ba? 2009 yun eh, o 2008. Mm. Tapos, syempre, yung mga dating panahon, mga mayayaman, may bahay na ako. Kasi nga, shoutout dun sa namapanood ko sa Facebook. Patagalan sila. Ako, matagal na ako rito. May bahay na ako dyan sa Northeast, may bahay na ako sa Northwest. So, may pinapaupahan kami dyan sa Southwest. Si Ariel. Kay Ariel mo nakita. Pero nakatawa, ang daming bahay pero nagbabas. Mm. So, ayan. So, daddy, nung finally na na-approve yung permanent resident natin. So, ayan mga ate at kuya, share ko lang ha. Halimbawa, kunyari may mga asawa na nasa Pilipinas. Tapos kasi may nangyayari, daddy, na ang principal na applicant, yung lalaki. Mm-hmm. Tapos, yung pala, may iba ng pamilya rito sa Canada. Tapos, syempre, hindi maa-approve ang kanyang permanent residency kung hindi niya i-apply yung pamilya niya sa Pilipinas. Yung nag-apply ako noon, maraming may blank doon na kung gusto mo ilagay asawa mo, anak mo, nanay mo,
Mm-hmm. Yung mga ibang kamag-anak mo. Doon nilagay ko yung asawa at anak ko. Mm-hmm. Oh. Tapos, ito lang, ano lang, share ko lang to ha. Hindi po pwedeng idahilan ng asawa mo na nandito sa Canada na hindi ka nila po pwedeng kukunin. Kasi dapat talaga automatic yan na kukunin na isa, hindi ko man kunin na para kunyari ayaw nyo bang bumunta rito, pero they have to apply you and your child. Diba, daddy? English yun. Malay ko. So, ayan. Finally, 2014, ano? Hmm. Na ano, nakarating kami rito ni Adam. Tapos, yun na. And the rest is history, na? Hmm. Simula dumating si daddy dito, talagang trabaho siya ng trabaho. And kumbaga part-time from 2007 simula dumating siya rito hanggang 2008, no? Part-time lang. Pero from 2008 hanggang 2020 hanggang 2022. Yeah, hanggang 2022, right? Nag-work si Daddy as in diretso. 7 days a week, dumating pa yung panahon na 7 days a week nagtatrabaho ang asawa ko. 10 taon, buo straight. Yeah. Oo, ganun. And then before mo nakuha tong ano, yung sa may caregiver mo na trabaho, ano yung mga work mo, Daddy? Nag-ano ako, pumipirma ako ng mga check eh. Wise ka. Approve ako ng ano. Adali. Oh, yung mga part-time. Nagpa-part-time ako ng cleaning. Cleaning. Tapos, yun, puro cleaning. Mm-hmm. Part-time ko nun. Kasi, yun lang naman ng mabilis naman. Alam na mag-ano ako yung panahon na yun. Pwedeng-pwede ako sumayaw na. Hindi, kwento mo din yung ano, para makatawag ka sa amin. Kasi dati, hindi pa uso yung cellphone. May cellphone na noon, pero sobrang mahal. Pero ang tinatawag mo yung ano phone card. So, wala kang sweldo minsan. Wala. Diba? Nakakaano lang kasi yung mga lahat naman ng mga Pilipino dito, lahat ng mga nagsipag, talagang dinaanan nila ang hirap. Kaya saludo ko sa inyo. Lahat na cleaning, malinis na trabaho yan. Hindi yan nakakaya. Hindi nakakaya. Tapos kumuha ka ng bote, yun mas easy man yun. Natin, nakakalekta ako ng mga bote sa mga ano. Huwag ka maya, hindi ka naman kilala yung mga yun. Hindi, kwento mo yung namumulot ka ng mga lata. Para mga lata. Tapos binibenta ko para meron akong pang tawag na sa phone card. Yung mga lata ng soft drinks, tsaka yung mga mineral water, kumukuha siya sa mga ano. Sabado-linggo noon, day off ko. Yun pa yung 2007 hanggang 2009. Pupunta ako sa kabilang chuhin ko. Bago ako pumunta sa kabilang chuhin ko, dadaan muna ako ng park, okay, sa mga basketballan. Tapos nakakolekta ako ng mga lata-lata doon. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos ibibenta ko para may pang-phone card ako. Mm-hmm. Nung panahon na wala kami, Daddy, ano yung pinaka-struggles mo ng mga ano na yun? Seryoso, Daddy, ano yung pinaka-mahirap sa part mo bilang ano? Bilang ikaw, isa ka na lang noon eh. Ang struggles, ang pinaka-mahirap talaga noon yung paano sa susunod na araw, paano bukas, paano sa susunod na buwan, sa kukuha ng pambayad mo ng renta. Pambaspas mo, pamasahe mo. Kasi yung ano na yun, yung time na yun, talagang nabubuhay ka sa pang-araw-araw lang talaga eh. Kasi yung magki-cleaning ka, tapos bukod sa trabaho mo, tapos magpapadala ka ng pera sa inyo, talagang babudgetin mo eh. Mm-hmm. Ayun ang hirap, tapos wala kang extra pera. Oo. Tapos na sobrang nakaka-guilty pa yun. Ngayon na nandito na ako sa Canada, as in nagigilty ako every time na nalaman ko na anong klase pa, paano kumikita si daddy. Kasi ako, kinukwento niya nung sa akin noong mga panahon na yun kung paano siya kumikita. Kasi, hindi naman tayo laki dito sa Canada, diba? Immigrant lang tayo. Mm-hmm. Ang hirap ng kung paano magsisimula. Kailangan maging matatag ka. Tapos, tumawag ka palagi sa pamilya mo. Di ba? Ako, tumatawag ako noon. Tapos, minsan nahihirapan ako, pero hindi ko alam kung paano gagawin. Kaya, kapag tiisa mo, sa mga Pilipino na dito, pag tiisa nyo yun na lang muna kung yung ano mga meron kayo. Start, no? Darating din ng bukas na maganda ang buhay nyo. And then, dapat, malaman nila kung ano yung priority nila, daddy, no? Mm-hmm. Kasi minsan maraming Pilipino ang umaayaw talaga. Si daddy halos umayaw na eh. Pero ang asawa ko kasi, alam niya kung ano yung pa-prioritize niya. Hindi ko naman mapapayo sa inyo na magsipag lang kayo. Lahat naman ng Pilipino dito masisipag. Mm-hmm. Kasi ang mga trabaho dito pa easy-easy lang. Yun nga lang, syempre, as an immigrant,
hindi ka pwedeng maging manager agad. Yung ego mo ba? Yun kailangan anin mo lang. Medyo kunin mo kahit anong trabaho sa basta makasurvive ka pang araw-araw. Tapos hanggang sa makita mo na yung the right job for you, doon ka na mag dahan-dahan kang angat. Lahat ng mga Pilipino dito masisipag. Ay, hindi ko pwedeng sabihin na magsipag lang kayo. Dahil wala naman talagang walang tamad na Pilipino dito. Talagang yung iba lang, nagkakataon na nalilis lang sila ng landas dahil wala silang opportunity na kagaya ng ibang tao. Di ba? Hindi malakas loob nila, hindi kagaya mo. Diba? Makapalamukha mo siya, hindi makapalamukha. Ha? Masama ka siya, hindi naman siya masama, mabait na tao siya. Hindi, may mga Filipino siguro na hindi talaga nagiging successful kasi nga, minsan, may mga aminin natin, maraming mga Filipino talaga, yun nga, kagaya na sinabi ko dati, hindi alam yung mga priority. Kumbaga, feeling nila, kumikita sila ng dollars, tapos may pamilya silang binubuhay. Sa Pilipinas, parang mas malaki pa yung ipinapadala sa Pilipinas kaysa para sa sarili niya. Kaya minsan hindi niya naiisip na kailangan niya mag-ipon, kailangan niya mag-save para sa sarili niya or sa sarili niyang family dito. Kasi diba? At the end of the day, pag ikaw nawalan, maaalala ka ba nila? Diba? Matutulungan ka ba nila? Let's say, oo, pero hindi pang habang buhay. Diba? Mm-hmm. Kaya kailangan mo rin magtipid sa sarili mo. Basta ito nga, pinapaya ko nga sa anak ko, maraming mga kaibigan na dadaan lang yan, pero hindi sila magiging kadikit mo, hindi sila magiging concern sa buhay mo talaga. Yun ang natutunan ko dito sa Canada. Well, yun ang pinamulat ko sa'yo nung nandito ka sa Canada, kasi ng mga time na yun marami kong mga naging nakilala. Oo. Lahat sila dumaan lang, yun talagang ewan ko ba't ganun ng Canada. Yung mahirap ka makahanap ng totoong kaibigan talaga. Well, makakahanap ka naman ng totoong kaibigan, Daddy. Pero alam mo kasi, fast-paced yung buhay dito sa Canada. Yung parang sarili mo lang talaga iintindihin mo. Pinakamatagal, 3 taon, 2 taon. Mm-hmm. After nun, parang ibang chapter naman eh. Kasi nga, may kailangan mong intindihin ng sarili mo. Hindi ka tulad dyan sa atin sa Pilipinas na parang kalma-kalma lang. Pagka malungkot ka, pupunta sa mga ibigan mo. Dito kasi, sariling kayod. Kaya yung sinasabi ni Daddy na parang halos walang tumatagal na kaibigan. Kasi nga, dadating yung mga panahon magkakaibigan kayo for this year. Tapos, mabibisi yung lahat ng isa. Parang walang communication, di ba? Tama. Di ba? And then, tsaka yung inano ko sa kanya, noong mga panahon na parang sabi niya kasi nalulungkot daw siya. So yun nga, kinukwento niya, nagkaroon siya ng mga kaibigan, yung mga ganyan. Nung one time na nag-away tayo nung malala, yung nakita, may nakita nga akong picture na pumarty-party ka. Kasi pinag-awayan natin. Tapos ang sabi ko sa'yo noon, mag-decide ka, ano ba ang pinunta mo dyan sa Canada? Hindi totoo yun. Hindi, yun ang tinanong ko. Mga pamangkin din ng mga... Hindi nga, yun nga, naalala mo na nag-away tayo, di ba sinabi ko sa'yo, ano bang pinunta mo dyan sa Canada? Di ba? Ano bang pinunta mo dyan, trabaho o barkada? Basta ang tutulong lang sa'yo dito, sarili mo. Kailangan mo maging matatag, magtiis ka sa lahat ng bagay. Dahil ikaw lang talaga ang bubuhat sa sarili mo. Yan yung maipapayo ko sa inyo. Magpakatatag kayo. Ang anayin nyo lang palagi, yun, magdasal kayo. Magdasal, and aside from that, magdasal ano? Kayo na magdasal. Na bigyan kayo, ako naniniwala ko nun, na bigyan kayo ng tamang landas, di ba? Ibigay sa inyo. O kaya pagdasal nyo na matuto kayo makontento. Pag nakontento naman kayo, andyan na lahat eh. Darating na lahat. It's about contentment. Kaya kami, sabi ko nga, hindi kami dumaan sa sobrang hirap. Oo, si Daddy dumaan. Pero nung kami na naandito, hindi naman ganun katindi na. Nakakaraos naman kasi nabubuhay kami sa kung ano lang yung kailangan namin. Tsaka nagtatrabaho na ako noon. Na-stuck talaga. Yung sitwasyon ko kasi maganda. Kasi yung amo ko, napakasungit. Napakasungit. Walang tumatagal. Ako lang ang tumagal. Ewan ko bakit kami nag-click ng alaga kong yun. Hanggang sa 1 taon, 2 taon, 3 taon, o 4 years, my God! 13 years ako sa kanya. Imaginin mo, 13 years na yun. 10 years yun, diretso.
majority. Majority ng mga Filipino ganon. You use this one. Ang ingay na. Give it to me. Majority ng mga Filipino ganon gusto mag-im ng mas mataas pa. Like kami, ang tagal namin sa basement. 7 years, daddy? 7 years or ano, ilang years ba? Since 2007. Pero hindi porket basement. Squatter. O ano, o pangit ng ano, pangit ang tinitira nyo. Ang mga basement dito, basement suite 8, talagang napakaganda. Oo. Pero yung sa atin kasi, parang yun yung mga panahon na marami na kami. Oo, yan. Kung kami lang talaga, o sa lang anak namin, okay kami. Pero nung dumami na dumami ang anak namin, parang yun doon na kami nag-ano na dapat makalipat na tayo. Pero nagtiis kami. Nagtiis kami na dito muna tayo hanggat makaipon tayo kasi mas makakatipid kami kung naandun kami sa basement, 'di ba? So, tingnan mo, ang laki ng naipon namin, 'di ba? Pwede naman kaming ang yun lang siguro ang ano kasi hindi tayo nagporsige na makakuha ng bahay sa BC. Makakuha tayo kung nagugustuhin natin. Hindi lang kami nagporsige, nasilaw na. Noong mga panahon na mura pa. Nasilaw na agad kami sa ibang province dito sa Alberta kasi mura dito sa Alberta. 500,000 lang may bahay ka na. Eh doon 1 million bahay. Tapos 500,000 townhouse lang. Kasi nung nag-isip kami kumuha ng bahay, di namin naging option ng townhouse, apartment at saka condo. Kasi nga may mga anak kami. Eh, knowing doon sa ano, yung mga tao dito, nako, puro sila reklamo. Maingay ng bata, ayaw nila yun. Mm-hmm. Eh, ayaw namin yun kasi parang feeling namin, parang hindi magiging bata yung mga anak ko. Parang hindi nila ilalabas yung pagiging bata nila na huwag kayo maingay kasi rereklamo. Kasi yung kalabog ng ano, kunyari nasa second floor ka or nasa higher ano ka, kalabog ng ano ng anak mo, irereklamo ka, baka mapatanggal ka pa dun sa apartment. Right, daddy? Lagi kang ano, may noise complaint. Mm-hmm. So ayun, konting tiis. Actually, hindi lang konting tiis, maraming tiis yung ginawa namin eh. Pero and finally, di ba? So finally, hanggang sa nakaipon kami ng pound down payment, sabi ko nga, iseset nyo lang lagi yung priority nyo. Ano ba yung priority ninyo? Gusto nyo ba magkaroon ng bahay? Gusto nyo ba magkaroon ng sasakyan? Iset nyo ko, pagka naset nyo na yung priority nyo, pag-ipunan tsaka, nyo. At saka dito sa Canada, may trabaho ka lang, papautahin ka eh. Mm-hmm. Papautahin ka ng bangko. Makakabili ka ng sasakyan kung gusto mo ng mga magagandang sasakyan. Eh kasi dito, 10 years lang sasakyan or 7 years. Yung iba nagpapalit kasi once na tumaas ang kilometers, 100,000, 200,000, mas mataas ang kilometers, mas mataas ang maintenance. Kaya yung iba, kinitrade na agad nila yung sasakyan nila. Pero dapat maging ano ka rin, daddy? Maging pero smart ka pa din. Pero hindi ibig sabihin nun. Hindi, utang ka ng utang. Oo, na hindi ka smart kasi nag-trade ka. Kaya ka nga nagpa-trade na mas bago kasi naging smart ka lang. Hindi. Kasi pag mas matanda yung sasakyan mo, mas mahal ang maintenance. Hindi yun ang ibig ko sabihin sa pagiging smart. Pero dapat magiging smart ka din na hindi porken lahat eh kaya kang pautangin ng bangko. Uutang ka na ng utang. Kasi marami mga tao dito na nababaon, especially sa credit card nila. Ang dami-dami nilang kinukuhang credit card. Tapos sabay-sabay ng bayaran. Magbabayad ng minimum payment. Tapos ang ganyan magpapatong-patong na ang interest. Kami ni daddy, hindi. Parehas kami sa tagal namin dito, isa lang ang credit card namin, isa lang. Pero as much as possible kasi i-limit niyo lang yung expenses ninyo. Makaka-survive at makaka-survive kayo. 'Di ba? And look at us now. Ang diba? Canada, ang Canada talaga puro utang. Kaya kailangan gamitin mo lahat ng resources mo para makaano ka. Mm-hmm. Maka-survive ka. Mm-hmm. And then marami nagsasabi daddy na, ayun na namin dyan sa Canada kasi sa Canada, ano lang naman eh, marami na daw nag-aalisan, kesyo mataas na daw ang bilihin, kesyo mataas daw ang cost of living. Totoo yun, mahirap ang Canada. Kaya lang dito, kahit mahirap, may trabaho ka, makakasurvive ka pa rin. Mm-hmm. Mag-ano ka lang. Malakas ang chance mo. Huwag ka lang mabili ng maluho ba? Mataas ang chance. Kung ano lang gusto mo na, kung ano lang yung pang-araw-araw mo, pagkain, yun lang. Mataas ang chance ng survival mo dito basta magkikilos ka, magtatrabaho ka, di ba, daddy? Sabi nila na, pangit na sa Canada, mataas ang cost of living, ganito, ganyan. Saang bansa ba ang hindi mataas ang cost of living? Lahat naman eh. Kinukwento ko nga, daddy, sa mga live ko na,
na marami kasi nagkukwento sa amin ng ganyan-ganyan. O kasi yun ang napapanood nyo. Meron kayo napanood na 10 mga videos na nagva-viral sa TikTok or sa mga social media. Kasi meron mga na-homeless, mga ganyan. Kahit meron pa kayo makitang 100 mga videos na mga tao nagva-viral na na-homeless at nawawalan trabaho. I am telling you, kung meron kayong 100 tao makikita na ayaw na sa Canada, meron naman libo-libong mga tao na nakatira dito na gugustuhin pa rin lang mag-stay sa Canada, kagaya namin. Diba? Depende yan din. Oh, depende yan sa tao na na mapagtatanungan nyo. Mm-hmm. Kami kahit ano, gusto din. Gusto pa rin namin dito. Pero hindi madali. Hindi madali. Walang magsasabing madali ang buhay sa ibang bansa. Dito sa Canada, walang magsasabing madali. Kasi mahirap din talaga. Pero, it's a matter of yung lifestyle mo. Kung paano mo itatawid yung pang araw-araw mo. Diba, Daddy? Mm-hmm. Tama. Abir! Peace bomb! So ayan. Maya. So ayan, patigim lang namin yung mga ate at kuya sa mga susunod. Mag-uusap pa tayo. Tama na. Sa mga susunod na episode natin, pag-uusapan naman natin ang ating naging relationship, Daddy. Ayoko na noon, ibay na natin. Hindi, so pag-uusapan natin 'yan. Pag-uusapan natin ang relationship, pag-uusapan mag o kaya mag-comment gagawa kayo. Comment section kung ano ang mga gusto niyong i-topic namin, Daddy, at pag-uusapan natin 'yan sa mga susunod pa nating episode. And pipilitin namin na every week, kahit isang beses, mag-upload kami dito sa aming YouTube at pag-uusapan natin ang aming buhay-buhay dito sa Canada. Nakaipon tayo. Hindi, tutuloy na. Tama na, isang oras na. Magpaalam ka na sa susunod naman ulit. So, ayun. Bye, guys. Thanks for watching. Doon ka mo na mo. Tumayo. Magpapaalam pa eh. Magbababay ka pa eh. Ganyan. Bye, guys. Anong gagawin ko? Susundukin kita. Bye, guys. Bye, guys. Thanks for watching. Sabi thanks mo, for watching. Don't forget. Say, Abraham, sabi mo muna, don't forget to like and subscribe. Don't forget to like and subscribe. And tapos, say, kikis mo ako. Tapos. Oy, nako. Gusto ko yun. Bye! Aray! Okay na yan, Daddy. Ay!